Mahigit 1,000 kaso ng coronavirus ang naitala ng DOH noong Sabado. Pinutol nito ang sunod-sunod na pagkatala ng mababa sa 1,000 kaso sa loob ng 4 na sunod na araw. Bahagya rin tumaas ang positivity rate mula October 30 hanggang November 4 sa 11.2%. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa Zoom ang head ng Adult Infectious Diseases sa San Lazaro Hospital, si Dr. Ron Jean Solante. Doc, magandang morning po. Hi Jeff, good morning. Doc, ito pong bahagyang pagtaas ng COVID cases po natin. Ano po yung dahilan sa tingin nyo? Well, I think it's too early to say, no, na it's because of the voluntary optional masks indoor. Pero alam naman natin na Jeff, the past week, no, maraming nag-uwian, and at the same time, talagang full na yung mga capacity ng workplace, including the public transportation. So I think this is expected na talagang tataas ng bahagya itong mga ganitong klaseng situation can cause increase in the cases, no? But I don't think it will also be, it's time to panic, no? We'll just have to monitor. Dahil dito naman sa mga hospital, hindi naman tumataas ang utilization. In fact, sa ICU utilization, talagang mababa pa rin, no? Less than 30%. But we see a lot of mga mild cases sa mga general population, at mangilan-ngilan, marami din ang natamaan itong mga vulnerable population maski nabakunahan. Oo. Doc, itong mga numero po natin na nakikita, hindi po ito nakaka-capture siguro yung true picture, kumbaga. Kasi yung mga iba, hindi na po nagpapatest, o yung iba naman, na kanya-kanyang antigen na lang po ang ginagawa sa mga bahay-bahay, no? Yes, correct, Jeff. No, in fact, mas marami pa siguro dito ang actual na mga kaso, no? Dahil ngayon nga may mga pasyente tayo, pagkonsulta, outpatient na pamilya-pamilya pa rin ang nahawaan sa bahay, no? And kadalasan talaga maski mayroong bakuna, nahawaan pa rin, but importante pa rin ang pag-iingat, no? Especially now that alam natin na nandito pa rin ang variant, no? Omicron, especially the XBB. These are highly transmissible virus. But again, yung nakikita natin ang trend, most of those that are infected only having mild symptoms. Oh. Doc, saan lugar po tayo nakakita ng mga pagtaas ng numero? At ito pang lugar na ito, kamusta yung vaccination rate o booster rate po sa mga lugar na ito? Well, alam naman natin na ang NCR is one of those na mataas ang vaccination rate, but because of the density ng population, talagang dito pa rin nakikita ang pagtaas ng mga kaso, no? But there are areas also in Mindanao and Visayas na medyo mataas but not as high as the national capital region, no? And in fact, may mga data tayo na they don't usually go as high as 100, but in Metro Manila nag-average tayo ng 200 to 300 even with this at this point in time, and expected yan because of the density of the population, at dito talaga lahat ang mga population na nagtatrabaho, no? And the fact na nag face to face na rin ang mga schools, isa yan sa mga factors na expected na even the students can also be having the infection. Doc, as we head into December, kung saan maraming pagtitipon, reunion, party, itong holiday season, ano pa po yung pwedeng magawa ng ating mga kababayan na pag-iingat, gayon nagluwag na ang mga health protocols natin, na bukod po sa syempre pagkuha ng booster at bakuna, ano pa pong pwedeng magawa? Ang palagi natin itong ni-remind, Jeff, no, na pag mag-hold tayo ng mga party or gatherings, sana i-encourage natin na gagawin sa outdoor, no? Importante ito para at least less ang hawaan, no? Pangalawa, ang priority natin ngayon, maprotektahan ang vulnerable population. So, we discourage those mga vulnerable population attending Christmas parties or gatherings, especially those walang mga bakuna. Now, if they intend to hold itong mga parties that will also include mga vulnerable population, they should be wearing a face mask, no?
And alam naman natin sa mga parties, merong mga karaoke, kantahan, mataas ang risk niyan sa aerosolization, no? So I think everyone should be involved, emphasize na maski indoor, maski sinasabi nating optional, the vulnerable population should continue to be wearing the face mask indoor, especially in such type of gatherings. Dok, sa Amerika naman po, nag-iingat na sila sa bantalang tinatawag nilang triple-demic o yung pinagsama-samang pagtaas ng kaso ng flu, RSV at COVID, lalo na sa panahon ng taglamig. Dito po sa Pilipinas, nagkakaroon na rin tayo ng pagtaas ng RSV, yung respiratory illness, no? Baka pwede po nyo ipaliwanag sa amin ano po ba itong RSV at dapat na rin po ba tayong maghanda sa ganitong triple-demic, kumbaga? Yes, no. So ang RSV is a respiratory syncytial virus, no. Kung baga, Jeff, kahanay ito sa influenza. These are viral infections na usually can present with upper respiratory tract, no. Yung sore throat, pagkukunting-kunting ubo, and most of the time, it is only a mild infection, no. Pero there is a segment of the population that it can be severe, just like your influenza or even COVID, no. At ano ito? Ito yung mga may edad na, 60 years old na above, yung mga immunocompromised at saka mga comorbidities, no? So the same clinical manifestation can be seen with RSV, with influenza and COVID, and it's sometimes it's very difficult to really differentiate, no? Mahirap ma-differentiate kung saan dito ang RSV, saan ang COVID at saan ang influenza, no? So, but importante lang dito na pag mild infection, dapat magsuot pa rin ang face mask para hindi ka makakahawa, no? Dahil all of these three are transmitted through respiratory droplet, no? And except for COVID na pwedeng ma-transmit through aerosol transmission, no? So, siguro ang palagi nating sinasabi dito, Jeff, ang vulnerable population, ang protektahan natin, they should always wear the face mask. Pwede kayong madapuan ng tatlong infection na to at medyo malala ang outcome kung ang tatlong ito ay magiging infection sa isang tao. Oh, triple-demic nga po yung pinangangambahan sa Amerika. Huling tanong na lang po, Doc. Malapit na rin po tayo mag-2023. Nakikita nyo na po ba yung period sa pandemic? Ano pong basa po ninyo? Well, Jeff, mahirap ha, kasi ngayon meron na naman tayong mga minomonitor na possible variants of concern, no? Especially sa ibang bansa, no? Aside from Omicron, there are another sublineages of Omicron na mo-monitor ngayon, kagaya ng BQ.1 and BQ.1.1, no? So siguro ulit-ulitin pa rin natin, no? Napaka-importante ang bakuna at this point in time, yung mga hindi pa nakatanggap ng booster, especially if you're planning to embark on mga parties and gatherings sa December, sana mabakunahan, ma-prioritize ang mga vulnerable population para at least alam naman natin na ang bakuna will continue to protect us against severe type of COVID na nakikita na natin.